At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin. So pasensya na, sobrang tagal ko na namang nawala. So hindi na ako gumaling-galing. At ayan, ay medyo pinapause pa, hindi pa bumabalik yung boses ko. So pagpasensyaan nyo na. But anyways, ay eto nga, tignan nga muna natin yung mga inaasahang senaryo na pwedeng makita sa darating na chapter 1104. So ayan, ay kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin si notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman at huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. So sa darating na chapter 1104 ay inaasahan na dito iikot yan kay Lakuma, kay Saturn, kay Bonnie, kay Luffy at pwede rin na baka maidagdag dyan ng papyaw lang yung patungkol dito kay Kizaru. So isa-isahin natin yan pero unahin muna natin dito yan syempre sa side ni Kuma at saka nga ni Saturn. So nung sa nakalipas na chapter nakita nga natin yung biglang to the rescue pagdating ni Kuma dyan nga kay La Saturn at ayun na iligtas niya na itong si Bonnie dyan at nakita nga rin natin na babanatan na ni Kuma itong si Saturn. So kaya inaasahan na nga nung marami sa chapter 1104 ay magpapatuloy na nga sa wakas yung laban ng dalawa na to. So finally masusuntok na ni Kuma itong si Saturn at mararamdaman na ni Saturn yung galit nga dyan na kinimkim tinago niya ni Kuma. But anyways ay marami nga na mga nag-aaris na mga comments patungkol dito na sinasabi na oo nandiyan dyan na nga si Kuma lalabanan niya itong si Saturn pero mas malakas pa rin etong si Saturn kumpara nga dito kay Kuma at pwede niya ngang ma-injured sa laban etong si Kuma dyan. So dito kita naman natin na ayun na butas nga ni Saturn etong si Kuma yung likuran ni Kuma dyan. So dito pa lang ay na-injured niya na nga etong si Kuma. Pero ayun ay siguro napansin niyo rin yung pagbabago dito sa itsura nga ni Kuma. So kasi nga diba nung sa mga nakaraang chapter ay nakita natin tapyas na etong mukha ni Kuma dahil nga yun sa ginawang pag-atake sa kanya ni Akainu dun sa may Marijua. Pero nung dumating na nga si Kuma dyan kala Saturn eh eto buo na ulit yung mukha niya parang wala nang injured nga etong si Kuma dyan. So siguro na overlook lang niya ni Oda. So hindi naman siya ganung major, minor lang naman yan. But anyways ayan napansin ko lang naman. Pero sa pagpapatuloy nga ng laban ng dalawa na to na oo sinasabi na mas malakas nga etong si Saturn kumpara dyan kay Kuma. Pero sa tingin ko dyan ay makakalaban pa rin makakapalag naman dyan etong si Kuma kahit papano dito kay Saturn. Pero ang tanong na nga lang dyan ay hanggang kailan tatagal itong si Kuma sa paikipaglaban dyan kay Saturn. So bakit? Kasi nga kung matatanda ninyo ay diba itong si Saturn sinabihan niya o inutusan niya si Dr. Vegapunk na maglagay nga ng isa pang switch dito kay Kuma para naman yon sa self-destruction ni Kuma just in case na magwala nga hindi na makontrol katulad nito itong si Kuma. So dito kita naman natin lahat na talagang kahit na anong pigil yung gawin nila dyan kay Kuma ay hindi nga nila mapigilan yan. At eto nga, babanatan pa ngayon ni Kuma etong si Saturn ngayon dyan. Pero, etong insidente na to o etong mga actions na to ni Kuma matagal lang naisip eh o napagtantuyan ni Saturn. So kaya na nga inutusan si Dr. Vegapunk na maglagay ng switch dyan kay Kuma kasi nga, pwede talaga na magrebelde o lumaban etong si Kuma laban sa kanila. So kaya nga ang tanong, hanggang kailan tatagal yung will ni Kuma sa pakikipaglaban dito kay Saturn knowing na under control nga siya niyan. At yun ba isa pa, etong mga 5 elders diba yung nasa may pinakamataas na posisyon pagdating nga sa hierarchy sa pagkomand sa mga gawa nga o sa mga weapons na ginawa niyan ni Dr. Vegapunk. So syempre kasama na nga dyan etong si Kuma. Pero ang naisip ko nga lang na tanong dito ay yung sa pagdating dito kay Dr. Vegapunk sinunod niya kaya etong si Saturn dyan nga sa paglalagay ng switch ng self-destruction dyan kay Kuma. Kasi nga diba ayaw ni Dr. Vegapunk sa pinapagawa niya ni Saturn. So kaya nga galit na galit dyan eto si Dr. Vegapunk dito kay Saturn. At ayun pa parang di yata pinakita na etong si Dr. Vegapunk sinunod niya yung specific na pinag-uutos niya ni Saturn. O baka di ko lang ba yung napansin. So pa-comment lang guys dyan sa may baba. But anyways ay baka nga ang ginawa pa dito ni Dr. Vegapunk baka pre-program niya pa etong si Kuma dyan na ipagtanggol o iligtas ni Kuma kung baga ano ba puntahin niya si Bonnie once na nasa delikado o nasa alangan
ng sitwasyon na itong si Bonnie. But anyways, ay maliban dito sa laban ni Kuban sa hanga ni Saturn ay ina-expect din kung ano naman yung mangyayari dito naman sa side ni Luffy. So kasi nga diba, sa nakalipas na chapter nakita natin itong si Luffy nanghihingi siya ng pagkain ng meat, but then suddenly ay bigla nang kumakain na ng pagkarami-raming pagkain dyan si Luffy. Ang daming pagkain na nakakalat dun sa tabi niya. So nakita naman natin si Atlas, narinig niya yung request ni Luffy pero hindi siya makagalaw. At yun nga yung tanong, sino yung nagbigay ng napakaraming pagkain dyan kay Luffy? So siguro pwedeng maisingit at ipakita kung sino yung nagbigay ng napakaraming pagkain dyan kay Luffy. But then since nakakain na nga itong si Luffy dyan, ay pwede na makarecover kagad itong si Luffy at magbalik na nga siya, magtransform na siya into sa pagiging Nika ulit. So ito possible naman na pwede mangyari yung sa fast recovery ni Luffy. Kasi nga alam naman natin na itong si Luffy kapag nasa kalagitnaan yan o kapag nasa importanteng laban yan, hindi talaga tumitigil yan hanggat hindi tapos yung laban. At ayun pa, ay hindi naman lumiit itong si Luffy, hindi siya nag-shrink, ano lang ba, pumayat lang siya, natuyo lang siya. So kaya nga ang hinihiling lang ni Luffy dito ay umakain siya ng meat para nga makarecover kagad siya. At ayun nga, since na nakarecover na, nakakain na ng maraming pagkain dyan si Luffy, kaya ang inaasahan ay makakabalik na nga itong si Luffy dyan sa laban at mag-join na nga itong si Luffy dyan kay Kuma para nga dalawa sila yung lumaban dito kay Saturn ngayon. So eto talaga yung pinakamagandang mangyayari kung sakali para nga dyan kay Kuma. Kasi nga sa wakas ay makikita niya na lang harapan itong si Nika, at di lang yun, makakasama niya pa sa paikipaglaban itong hero niya, itong idol niya na si Nika. At personally maririnig niya na yung drum of liberation ni Nika na dati ginagaya-gaya lang nila nung tatay niya. Pero ayan, ay sa pag-join o sa pagsali ni Luffy dyan kay Kuma sa paikipaglaban kay Saturn, ay ina-expect din na baka papyawan naman yung sa kung ano yung nangyayari dito kay Kizaru. So nung sa nakalipas sa chapter ay nakita nga natin na itong si Kizaru ay parang binabanggit-banggit na nga itong si Sentomaru sa nga si Bonnie, habang yung mukha niya parang malungkot ganyan. So dito ay sinasabi na ipapakita na ba na magkakaroon ng change of heart itong si Kizaru dyan. Kasi nakita naman na parang dismaya nga o parang malungkot nga yung mukha ni Kizaru dun sa nakalipas na chapter. At ayun nga, kasi nga matagal niya nang kasama pa itong sila Kuma, itong sila Sentomaru, sila Bonnie, sila Dr. Vegapunk, at hanggat maaari ayaw niya nga sana na saktan niyang mga yan. But since na eto na nga lumalaban na si Kuma at saka nga itong si Nika dyan kay Saturn, kaya posible na baka nga raw magkaroon na ng change of heart itong si Kizaru dyan at kumampi na siya dito sa mga dating niyang kaibigan o sa mga dating niyang kasama. So may mga ilan pa nga yung nagsasabi na baka nga itong si Kizaru pa yung nagbigay ng pagkain dyan kay Luffy para makarecover yan. Pero ako medyo hindi pa ako maglilin nga sa theory na nga na yan o dyan sa idea na yan na itong si Kizaru yung magbibigay ng yung nagbigay ng pagkain dyan kay Luffy. So siguro pwede yung mag-iisip itong si Kizaru o yung ano ba, magkakaroon siya ng change of heart tapos kakampi siya dyan kala Kuma. Pero yung siya yung magbibigay ng pagkain dyan kay Luffy dyan mismo sa moment na yan, parang sa tingin ko hindi si Kizaru yan. Pero ayan, ay sa tingin ko lang naman yan guys, sarili ko lang naman yan. Pero yun ay marami naman talaga possible na pwede mangyari dito. So kaya kung meron kayo naiisip kung sino ba yung nagbigay ng pagkain dito kay Luffy para nga makarecover yan, ay pa-comment na lang nga dyan guys sa baba. At pagkatapos nga nito, isyan nga guys, so hanggang dito lang itong mga inaasahan na senaryo na pwedeng makita dito sa chapter 1104. At so ayan, ay kung meron kayong mga naiisip na iba pang mga senaryo o mga kaganapan ba na pwedeng makita o mangyari dito sa Dark Knight chapter 1104, ay pwedeng nyo i-share sa amin yan at pa-comment na nga lang dyan sa may baba para nakikita rin namin. So yun lang naman guys, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So kapag lumabas na si spoiler at saka yung full update na to, full chapter na to, ay pa-present ko na lang kagad sa inyo yan. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.